Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa napakagandang gabing ito. Purihin ang Ama, napakarami po natin habang maaga pa. Maaga niya tayong pinadama na tayo ay magtungo sa dakong ito upang makinig ng mga pahayag, patotoo, mga pagbabahagi ng ating mga kapatid. At higit sa lahat, nasasabik tayong lahat na mapakinggan ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating pinakamamahal na Apo Kongching. Magandang umaga po sa ating po mga tagasunod, mga pasyente, sa choir, sa IT team, at sa mga kasama po nating alagad, at sa mga kasama kong CAPS. Magandang umaga po. Sa gabi pong ito, meron tayong mga magbabahagi. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Karen Link Biran ng Bustos, Bulacan. Palakpakan po natin. Pagpalang umaga po sa gabi ito. Nagpapasalamat po ako una sa Panginoon dahil po pinagbigyan niyo po yung kahilingan ko na makadalaw po sa kapatirang Divine Mercy. At nagpapasalamat din po ako na kay Kuya Berhel na ngayon ko lang po nalaman na mahal na po pala ako ng mga magulang ko. Salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong binahagi. Muli siguro po na-miss natin itong susunod na kung tatawagin. Medyo nagtagal po siguro dahil nagkaroon daw po siya ng karamdaman. Nakakasabik po talaga na marinig muli ang kanyang tinig na lagi niyang nabahagi dito sa dambanang ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Danny Binuya na taga San Simon. Magandang umaga po. Pasensya na po, Mario. Paano kita mapasasalamatan sa puso mo sa akin na ibigay ngayon lamang ako nagmahal na sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin kang tapat magpakailan pa man? Kay sarap ng mabuhay sa daigdigan.
lalo't kung kapiling ang mahal sa buhay nang madama ang ligaya sa gabit nalimit mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit nang iyong maramdaman ang kalungkutan ay noon mo naalala ang may kapal, ang tao'y marupok ay dalim, lumimot sa Diyos na ang lahat ang siyang nagdulo. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw tanging handog lamang, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal kundi ang tao. Umibig kung di ko man bigyan ang buhay kong handog, ang buhay ko hirap sa Diyos kung di ako nagmamahal. Sino ako? Essential. When you walk through the storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is the golden skies and the sweet silver song of a lark. Walk on through the and blown
Maraming salamat po kapatid. Napakasarap purihin ng Ama. Hindi po natin iisipin na makakabugas yan ng ganun. Ano po? Nung tumayo po siya dito, parang naimpit pa eh. Kaya sabi ko, kaya po kaya. Sabi ko, talagang purihin ng Ama. Kaloob niya po. Kaligayahan niya makaawit, makapaghandog dito sa atin. Ang susunod po nating magbabahagi ay isa pong taga-bustos, taga-sunod, si kapatid na Jeline Paula Mendoza. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ako po ay isang mag-aaral sa Colegio de Santo Niño de Bustos. Una po, nagpapasalamat po ako kay Apo Kanching, kay Lord, kay Kuya Berhel, kay Kuya Jay, kay Tito Doki, saka po kay Ate Arlene. Nung retreat po kasi, bago po mag-retreat, sumasagot pa po ako sa magulang ko. Pero nung may sinabi po sa amin si La Kuya Berhel, napalapit po ako nung masyado sa Diyos. Tapos nung pumasok po ako dito sa... dito, sobrang galak na galak po yung puso ko. Nalaman ko rin po na mahal na mahal pa rin po pala, mahal na mahal po pala ako ng mga magulang ko. Kasi po nung hindi po ako nagre-retreat, akala ko po puro mali na lang yung pinapansin nila. Hindi po nila napapansin yung tama ko. Pero kaya lang po nila yung ginagawa para rin po pala sa kabutihan ko. Yun lang po. Salamat kapatid sa iyong binahagi. Salamat sa Panginoon at pinadama kanya ng kaliwanagan at naliwanagan ang iyong mga alalahanin. Tunay po ng Diyos ay hindi nauubusan ng awa. Bukal po yan ang bukal at hindi nauubos. Muli po, ang ikaapat na magbabahagi ay isa pong alagad. Sanay na po natin siyang pakinggan. Talaga po namang tanggal ang antok natin pag siya na po ang nagsasalita dito. Ang ating pong kapatid na si Berhel Bustamante. Papuri at pasasalamat po makapangyarihan at walang hanggang Ama. Sa muli pagkakataon na sa aki pinagkaloob mo upang makapagbahagi po sa banal na dakong ito. Hinihiling ko po na pangunahan mo ako ng iyong banal na espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpala, mabiyaya at buhay na umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay aking ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa Kanya sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na sa atin ay handog at alay niya. Amen po ba? Maraming salamat po sa ating Panginoon na ang ilang mga estudyante po na amin pong pinag-retreatan sa kalooban ng Ama ay naparito po at nakakagalak po sa puso na ang ipinunla sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan po ng paggamit sa aming katauhan, higit lalo sa ating minamahal na Apo Kanching, ay nagkaroon po ng punla at ito pong punla na ito'y unti-unti nawang sumibol hanggang yumabong at tuwirang magbunga. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga hindi po nakakaalam, nais ko pong ibahagi yung karampot lang po at dito po papasok ang aking pong pinaka-tema ng pagbabahagi para po sa gabing ito. Naniniwala at nagtitiwala po ba kayo na ang ating mga pangarap
at kahilingan ay dinirinig at diringgin ng ating Panginoon. Sa atin pong mga pangarap at kahilingan, mayroon po tayong mga tatlong sagot na sinasabi. Yun nga pong sinasabi na sa pangarap mo at sa kahilingan mo, as soon as possible, ibinibigay po ng ating Panginoon. Ito kagad, ora mismo, pagdaka, karakaraka, heto na. Misa naman po sa ating mga pangarap at kahilingan, ang sinasabi po ng ating Panginoon, wait a minute. Sandali lang anak, maghintay ka muna dahil titignan ko pa yung pananalig at pananampalataya mo at kaya dapat kang maghintay dahil may inuuna pa siyang ibigay sa iyo. Tama po ba? Baka tulad ng delivery sa Jollibee, naka-order na pero na-traffic lang dahil maraming harang sa daan. Subalit yung na-traffic na to, sa paghihintay mo, isang araw darating din sa iyo. Tama po ba? Tulad po halimbawa, humiling po tayo sa ating magulang, nanay o kaya tatay, ibili mo nga ako ng cellphone. Yung cellphone na to na hinihiling mo ay ibibigay na sa iyo ng nanay mo. Ito na, ibibigay na. Pero yung ginagamit mong kaisa-isang sapato sa pag-aaral, nasira. Wala kang gagamitin sa pag-aaral. Dahil ibibigay na niya sa iyo yung cellphone, nasira yung sapatos mo, yun yung mas kailangan mo, yun muna ang ibinigay niya sa iyo. At yung cellphone, susunod na lang. Tama po ba? At may isa naman po sa ating mga pangarap at kahilingan, sinasabi po ng Panginoon, hindi. Hindi talaga anak. Hindi para sa iyo yan dahil baka makapagdulot lang sa iyo ng kasalanan o dili kaya ay kapahamakan. So, nais ko pong ibahagi po sa inyo yung kaganapan po sa buhay ko na niloob po ng Panginoon na itong pangarap at kahilingan ko na ito ay umusad ang maraming araw bago ko nakamtan. Tulad po ng sinambit ko po nung unang binahagi ko po ito, hindi ko po layunin sa pagbabahagi ko po na magmalaki o magmayabang, kundi nais ko lang pong ipakita sa inyo yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Nung bata po kasi ako, pangarap ko po talaga na makapagbigay po ng makapaglaro po sa mga bata, makasama po yung mga bata. Pero wala po akong ganap na kakayahan para magawa iyon. Hanggang sa umusad po yung panahon na ito pong pangarap ko po na ito ay ginawa ko po dito po sa aming lugar. Nagtipon po ako ng mga bata, binibigyan ko po sila ng isa-isang candy para makasama ko. Kaya lang po, lumipas din po yung mga araw na yun na yung pong pangarap ko na para sa mga bata ay nawala na at yung kahilingan ko. Hanggang sa niloob po ng ating Panginoon na bigyan kami ng karapatan at pagkakataon na dito po sa Banal na Dambana ay magturo po ng Bible study. So yung pong pangarap ko, bagamat naghintay ako, unti-unti pong pinagkaloob ng Panginoon. Ito po ngayon ang kwento. Tingnan niyo po, ang salita ng ating Panginoon ay walang pagkabula. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Konching. Isang araw po, ang ating minamahal na Apo Konching po ay naanyayahang mag-talk sa isa pong college school dito po sa Bustos, Bulacan State University, Bustos Campus. Nag-talk po siya sa marami pong estudyante na college student. Sabi ko po sa kanya, habang nasa sasakyan po yata kami o naglalakad, hindi ko na po maalala, mahal na Apo, napakaganda naman po ng talk nyo. Nakadaloy po pala ang Banal na Espiritu sa oras na yun at ito po ang sinabi niya, tandaan mo anak, daratal ang takda, magtotok ka din. Sabi ko po sa sarili ko, pangarap ko yun, pero paano kayang magaganap para pong nag-isip ako? Subalit alam ko na ang Panginoon ang nagwika sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lumipas po yung mga araw na hindi ko na po naalala. Hanggang sa buwan po ng Agosto, nakatanggap po ako ng isang imbitasyon. Ang sabi po sa aking kapatid, kung pamarapatin mo sa kalooban ng Panginoon, pwede ka bang magbigay ng talk at retreat sa aming paaralan? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ito po'y sinabi ko po dahil dito po natin mapapatotohanan na kapag nagtiwala tayo sa salita ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Konching, di man ngayon, di man bukas, kapag nagtiwala ka, makakamtan mong guwagas. Tama po ba? Ngayon po, ito po yung nais ko pang sabihin sa inyo.
Lingid po sa inyong kaalaman nito pong mga nakakaraang buwan, ang akin pong nanay ay nagkaroon po ng karamdaman. Bilang isang anak po, naroroon po yung akin pong sabihin po natin na lumbay. Subalit wala pong pag-aalala dahil alam ko po na hindi siya pababayaan ng ama. Yung akin pong nanay ay 3 buwan na pong hindi dinadatnan ng buwa ng dalaw. No po? So, ngayon po, dahil hindi na po siya dinadatnan ng buwa ng dalaw, ang kanya pong tiyan ay lumalaki at mabigat na mabigat po ang kanyang puson. Ang sabi ko po sa kanya, magtiwala ka na nasa menopause period ka na, kaya ganyan yung nararamdaman mo. Subalit, dahil po sa wala siyang kondisyon, wala siya sa kondisyon, para po lagi sa kanyang may nakasakal, wala po siyang ganang kumain, kaya yun po yung kanyang naramdaman. Hanggang sa idinulog ko po ito sa mahal na Apo Konching. Ang sabi po ng mahal na Apo Konching, anak, ipapregnant si Tess mo ang nanay mo. So to be sure po, ako po yung nagpregnant si Tess sa kanya. No po, dahil gusto ko pong malaman, dahil gusto ko po sanang magkakapatid pa. Kung lolo o biba po ng ama, no po. Ngayon po, pinregnant si Tess ko po. Pinata ko po. At least mga 3 na patak na. Ito na po, nakapikit pa po ako, sorpresa. Tinitingnan ko po kung pag daw isa lang, negative. Pag dalawa, positive. Pag wala, mali. Nakapikit po ako. Para po akong pumipinta. Hanggang sa na buo na po na hindi ko na nakita ko na po yung resulta, negative. So hindi po buntis ang aking nanay. So napanatag na po kaming lahat na kaya hindi po siya dinatnan ay menopause. Subalit, isang araw po, masakit na masakit yung nararamdaman niya. Itinext ko po ang mahal na Apo Konching, ang sabi po niya, anak, painumin mo ng ganito, 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 magtiwala kayo na mawawala na yan sa loob ng 9 Hanggang sa kinaumagahan po, nabigyan po ako ng pagkakataong makadulog ng personal sa mahal na Apo Konching. Sabi po niya, ano ba anak ang obserbasyon mo sa nanay mo? Apo, para pong lumalaki yung balak, ang para pong lumalaki yung tiyan. Ah, ganun ba anak? So bago mo ipagpatuloy pa inumin dahon-dahon, papuntahin mo dito at pahihigain natin. So pinahiga po siya sa adoration, kinapa po yung ganito. Ang sabi po ng mahal na Apo Konching, anak, wala talaga, di siya buntis. So again, to be sure, pregnancy test. So, pinregnancy test na naman po namin siya. Bumili na naman po kami, 50 pesos po pala yun. At ay, ngayon po, bumili na naman po ako. Sabi po nung nagbubutika, sabi ko, pagbilang ang PT. Sabi po, tinitingnan po ako, siguro 2 beses na po akong bumili. Na po. Ako na naman po yung nagpatak. Pinata ko na naman po. At nakita ko na naman po yung resulta. Negative. So, hindi na naman po buntis talaga ang nanay ko. Pero lumalaki po yung tiyan niya. So sabi po ng mahal na Apo, ipagpatuloy yung dahon-dahon, inumin. At magtiwala na yun ang gagamitin kasangkapan ng ama upang gumaling siya. Natapos po yung 9 na pag-inom ng dahon-dahon ng aking nanay. Tapos po, kahit tapos na po yung pag-inom niya ng dahon-dahon, tuwing nagpapabless po siya sa mahal na Apo Konching, sinasalat po siya dito sa tiyan ng gasapuson para pong dinidiin. Alam niyo po mga kapatid, yung pong pagbibigay sa akin ng pagkakataon ng Panginoon sa retreat, isa po yung sasuring kong mga regalo ng Diyos para po sa aking kaarawan. At napakabuti po ng Diyos. Advance magbigay ng regalo, nasa oras magbigay ng regalo, at kung minsan, nasa hulihan, may pahabol pa siya. Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, kahapon po, nag-text po ang aking nanay habang nandito ako. Nakakita raw po siya ng mga dugo na lumabas po sa kanya. At ito pong paglabas ng dugo na ito, ang mabigat sa kanyang tiyan at puson, na halos parang busog na busog siya, sa paglabas po ng mga dugo, ay guminhawa po ang pakiramdam ng aking nanay, at ngayon po'y bumalik ang normal at malakas niyang pangangatawan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Kung magtitiwala tayo at maniniwala sa Kanya, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Konching, di po natin kailangang gumastos ng malaki.
Di po natin kailangan gumastos ng pagkarami-rami, kundi sa pananalig at pananampalataya po natin, ang ating mga pangarap at kahilingan ay maaaring magkaroon ng tuwirang katuparan. Tama po ba? Kaya sa mga oras po na ito, aking ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maging ang pasasalamat ko po sa mahal na Birheng Maria at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching. Salamat po, binabalik ko po ang pagpuri, papuri, pagsamba at pasasalamat sa Kanya kung naganap po sa akin, naganap sa iyo, naganap sa Kanya, magaganap din po sa ating lahat kung magiging isa ang ating pananalig at pananampalataya. Kaya sa ating pong lahat, salamat sa Ama sa kadakilaan niya, ang Espiritong mula sa kalangitan, binaba sa kalupaan, dumaloy sa katauhan, konstansyang pangalan, Apo Conching na turingan, bilang kinalugdan, bawat salitang banal na kanyang niluluwal, kung pagtitiwala at pananaligan, buhay, kagalingan, kalakasan, kahiwagaay, ating makakamtan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay po ang kanyang mga tinuran na tanging sa Panginoon lamang tayo kakapit. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Huwag tayong makakalimot sa Kanya. Siya lang ang ating makakapitan, matatawagan. At kailanman hambing sa salamin, kailanman hindi niya tayo tatalikuran. Kahit tayo man ay tumalikod, lagi pa rin siyang nakaharap sa atin at naghihintay na tayo ay muling humarap sa Kanya. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pa pong tumawag ng isang magbabahagi, bagamat hindi ko alam ang pangalan, sigurado pong meron siyang maibabahagi sa atin. Nais ko pong tawagin ang asawa ng ating kapatid na si... asawa ng ating kapatid na si Simon Binuya. Ay, Danny Binuya pala. Asawa po nung ating kapatid na si Danny Binuya. Pakinggan po natin ang kanyang mibabahagi. Palakpakan po natin. Maraming maraming salamat. Pasensya na po. Hindi ako handa sa... Pagtawag sa pangalan ko. Bagamat po hindi handa, meron po akong ibabahagi na konting ano sa buhay namin. Yung pong himala po na naranasan namin sa aming buhay. Marami po. Hindi lang po isa, hindi lang basta po marami. Yung pong asawa ko, labas-masok po yan sa ospital. Halos po masimot kami. Pero pagtitiwala ko po sa Panginoon, laging andito. Lagi ko pong kinakausap ang Panginoon na pagalingin siya. Sabi nga po ng panganay ko, kung pwede lang pong ibigay sa kanya ang buhay niya, sa tatay niya, gagawin niya. Kasi po, madiskarte raw at malakas ang loob. Pero po talagang hindi pa niya oras, meron pa po siyang gagawin dito. Nung uling dalhin po namin sa ospital yan, wala na po siyang alam. Nangingitim na po talaga, iniiyak na namin. Malapit na pong birthday niya noon, September 19. Nung pong September 19 po yung birthday niya, si Apo 20. Ako po 30. Ay, 19. Ay, siya 20 pala. Baligtad. Sorry po. Eh, kasi po pag nakikita ko siya, natataranta ko kasi hindi ko sana mabubuhay pa siyang ganyan. Kaya po, sinet po namin yung birthday niya, September 20. Hindi po niya alam, sorpresa, kasi nga po, akala namin mamamatay na. Kasi po, sabi nga po ng mga doktor, nung huling dali namin sa ospital, bago sumapit yung birthday niya, tinaningan na po yan.
maraming beses po labas-masok sa ospital yan. Ito pong huli na yan, tinaningan ng doktor. Sabi ko, hindi naman siya Diyos para atulan ng buhay ng isang tao. Sabi ko, basta't manalig ka. Sabi ko, gano'n sa kanya. Eh, nung pong nakadextrose yan, namamagana po yung dalawang kamay niyan. Halos hindi na po tumalab yung gamot sa katawan niya. Ang payat-payat po, hindi kumakain. Eh, pinatanggal po yung dextrose. Sabi ng doktor sa kanya, sa ginawa mong yan, at baka hindi ka na umabot sa birthday mo, kasi nga alam yung birthday niya, September 20. Eh, sabi niya, basta iuwi mo ako at iinom ako ng herbal. Sabi niya, yun nga pong binigay ni Apo Konjing sa kanya na herbal. Yung pong mga gamot niya, ayaw niyang inumin. Eh, sabi ko sa kanya, kung yan ang ano mo, yan ang pakiramdam mo na gagaling ka sa herbal, yun nga po. Tinigilan niya yung pag-inom ng gamot. Nung uli po, uwi namin yan, naka-oxygen siya. Alos hindi po namin tinatanggal yung oxygen niya. Hanggang maubusan ng laman, wala po akong pambili. Pumunta po ako sa nagtitinda ng oxygen, iniwan ko yung cellphone niya para lang po makakuha ng oxygen na may laman. Kasi nga po, naubusan na siyang, ano, baka mamatay, sabi ko. Eh, naawa po sa akin, pinautang ako ng oxygen. Eh, pagdating po sa bahay, okay na, hindi na nagamit yung oxygen. Tang herbal lang po yung iniinom niya hanggang sa ngayon po. Kaya po talagang buhay ang Diyos sa buhay namin. Sabi ko, kahit maraming pagsubok yung naranasan namin at eto tayo, nananatiling buhay, sabi ko sa kanya. Basta't manalig ka, ika'y gagaling, sabi ko. Kaya po nung medyo kaya lang niyang mag-drive, sabi ko, ako na lang mag-drive. Sabi niya, baka hindi ako mamatay sa sakit, sa nervyos ako mamatay. Ayaw pa drive. Eh, yan po, kahit po nangiinas yan, nakarating kami dito. Para daw po andugan ng kantang mahal na ama. Kaya po kaninang kumakanta siya. Tinitingnan ko, akala ko talagang hindi siya makakakante. Pero sa tulong po ng ama, buhay po ang ama talaga sa buhay namin. Salamat po. Salamat kapatid sa iyong binahagi. Tunay na ang ama ay laging sumasaklola sa atin sa ating pangangailangan. Sa pagkakataon pong ito, udyok po talaga eh. Ayoko man po, para bang biglang ipinasok sa isip ko, para bang gustong handugan ko siya ng awit, ng biglang pagbibigay pag-asa, magamat labagban man po sa aming mga ano, ang facilitator ay hindi dapat umawit, pero para pong umapasok talaga sa akin. Hindi naman po ako ganong kagalingan, malayong malayo sa kalingkingan niya. Pero parang natugma po sa kanya yung pinasok na awitin para sa kanya. Ang tono po niya ay yung "You Raise Me Up". Pero Tagalog po. Pag ika'y nasa sadlak sa dusa, ang buhay mo tila walang pag-asa. Tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos dapat mong hawakan. Itataas niya ang pangalan mo, tataas niya ang pangalan mo. May gala tuwa sa kanyang pili, itataas niya ang pangalan mo. Itataas niya ang pangalan mo.
ng Panginoon. May galang tuwa sa kanyang pili, itataas niya ang pangalan mo. Pagkakataon pong ito, muli, nais ko po rin pong magpakasako sa koro sa aking kapatid na Caps. Nais ko pong tawagin upang magbigay muli ng awitin ang ating kapatid na si Tata Magno Guevara. Magandang maga po sa gabi nito. Ako po ay nagpapasalamat. Tinawagan po akong muli rito upang mag-alay ng awit una sa ating Divine Mercy, Banal Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. At sa inyo pong lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinihang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Amang buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo, ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti. Ilayon mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamting. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunian. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagamit na ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Salamat po. Maraming pong salamat, Tata Magno, sa inyong magandang awitin. At nais ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nagbahagi, nagbigay ng awitin sa gabing ito. At nais ko rin pong magpasalamat sa taga-schedule po ng pag-facilitator. At naisipan po nila akong i-schedule sa gabi dahil ito po yung pinaka magaan sa akin
at ngayon nabibigyan ko ng natutugunan ko ang atas sa akin. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, nais ko na po kayong tawagin at tanyayahan upang awitin